problema mo? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin? Bakit nakuha mo na lahat ng gusto mo? Iiwan mo na ako? Tinatama itong ginagawa natin. Ba't hindi mo naisip yun nung nililigawan mo pa lang ako? Gusto ko na magbago. Ayoko na magulong buhay. Eh, di pa kasalan mo ko? Hindi pa ako handa. Ano ba naman nangyayari sa'yo? Dennis naman, kahit kailan hindi ako nagreklamo sa sitwasyon natin. Hindi mo ako naiintindihan eh. Paano kita maiintindihan kung hindi mo sasabihin ang problema? Ayoko na. Putulin na natin to. Wala nang pupuntahan tong relasyon natin eh. Walang pupuntahan? O ginihihiya mo ako dahil sekretary mo lang ako? Hindi sa ganon. Unawain mo sana ako. Pwes kung ayaw mo, hindi ko pagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Magmula ngayon ayoko na makita pagmumukha mo. Lumayas ka dito! Layas! Ito pong muli si Atty. Jose Sison na sa inyo'y nagbibigay ng isang magandang hapon dito sa programang Ipaglaban Mo. Marami pong insidente ng sexual harassment ang nangyayari sa ating paligid na hindi lang nadadyaryo. Karaniwang ito'y sa pagitan ng boss at ng kanyang empleyado. Pero meron din sa pagitan ng dalawang empleyado sa isang kumpanya. Dahil dito, nagpasa ng isang batas na nagpaparusa sa mga taong nanghahalay o gumagawa ng mga panggugulong imoral. Ito po ang paksa ng kasaysayan natin ngayong hapon. Tunghayan po natin upang malaman kung ano ang dapat gawin ng biktima ng isang taong sa tindi ng pag-ibig ay dinaan ang lahat sa paspasan at hindi sa ligawan. Salamat! Natanggap ka ba? Ha? Pero yung ballpen eh. Tanggap ka ba? Ay naku, sana ako matanggap din ano. Masungit ba yung boss? Hoy! Ito ang ball. Masungit ba yung boss? Ano? Hindi. Oh, sana. Sana hindi mahirap yung interview, no? Mahirap ba? Relax, please. Ay! Ako na yan! Wish me luck, ha? Ang pangalan ko nga pala. Experience ka na ba? Ho? Oh, I mean sa pagiging sekretary. Oo. May mga 3 years na ho akong nagsekretary sa Pangasinan. Eh kaso po, nag-migrate na yung boss ko sa States. Kaya ho, sinubukan ko nang mag-apply dito sa Maynila. Marketing pala natapos mo. Hindi ba overqualified yun sa ina-applyan mong trabaho? Eh, kasi po, hindi ako nakatapos eh. Mayroon akong mga ilang subjects na kulang. Congratulations. You're hired. Naku! Thank you po! Pwede ka na magsimula bukas. I'll see you tomorrow. Okay? Sige. Kailangan ko ba?
Wala na po. Thank you very much, sir. Sige ho. Swerte ko talaga, no, Joyce? Biruin mo, sa dinabi namin ng aplikante kahapon, ako pa yung napili ni Sir Dennis na personal secretary pa. Gwapo-gwapo talaga niya, no? Sira. Mamaya patulan ka nun eh. Hindi mo ba alam na notorious siya sa pagiging playboy? Ay naku, okay lang, no? Ibig sabihin nun, talagang gwapo-gwapo siya kaya madami akong kaagaw. Can I join you? Wala na kasing lamesa eh. Ah, ako yung kahapon, nag-a-apply tayo, remember? Ah, oo! Ah, sige, maupo ka! Thanks. Ah, ako nga pala si Romel. Ako naman si Rika, siya si Joyce. Hello. Hi. Okay lang? Sige, kain ka na. Pero, kailangan magmadali tayong kumain kasi mamaya dumaan lang dyan si Sir Dennis. Makita tayo na kapapagalitan tayo nun. Ako, okay lang. Basta nakikita ko siya, kahit galit pa, okay lang, no? Alam mo, sa tingin ko, lahat na nang hinahanap ko sa lalaki, nasa kanya na. Gwapo-gwapo niya. Tapos matalino, mabait pa, at mayaman pa. What more can you ask for, di ba? Umalis na nga tayo at baka nga hinahanap na tayo. Madami pa akong trabaho. Tara na. Para pati gumanda na rin yung araw ko. Mauna na kami, ha? Sorry. Excuse us. Ubusin mo na yun. Sa'yo na to. Oo. Joyce, may nagbigay sa akin ng bulaklak, ho. Sino? Ano nakasulat, eh. Huh? Secret admirer. Uso pa ba yan? Ako. Ang ganda, no? Ako, I'm sure. Nagkamali lang ng lagay ng pangalan yan. Baka hindi yan sa'yo. Tingin ko para sa akin talaga 'to eh, nasa table ko eh. Hinggit ka ba? Pero white roses ang cute, no? Oo, tingnan mo baka may cards sa loob. Wala eh. Hanapin mo 'yung pangalan baka. Imposible naman sa loob 'yan. Tingnan mo. Uy, si boss. Morning. Morning, sir. Oh, Rika. Can I see you in my office, please? Yes, sir. Siya nga pala, Rika. Na-fax mo ba yung kontrata kay Mr. Pulintan? Yes, sir. Kahapon pa po. Paki-fax mo na nga rin to kay Mr. De Guzman. Ha? At pagki-cancel na rin yung appointment ko kay Mr. Lizaso, sabihin mo itatawagan ko na lang siya bukas. Okay? Sige. Yun lang. Thank you. Okay, sir. Sir, baka ho
gusto niyong ipagtimpla ko kayo ng kape. No thanks. Katatapos ko lang. Sir. Yeah? Huwag sana ako kayo magagalit. Thank you ho dun sa flowers. Flowers? Yung kanina hong nasa table ko. From me? I'm sorry, pero hindi ako nagpapadala ng flowers. Baka may gumamit ang pangalan ko. O kapangalan ko lang or something. Sorry ho, sir, ah. Yes, sir. Sorry ho talaga. Saya-saya mo dyan sa bulaklak na yun. Ngayon naman, nakatulala ka na. Eh, hindi pala siya nagbigay eh. Don't tell me, tinanong mo. Ika naman. Nakakaya. Ano ba yung ginawa mo? Diyos ko, bakit naman of all people, si boss pa yung napaghinalaan mo nagbigay ng bulaklak na yan? Eh, kahit naman sinong Poncio Pilato, pwedeng kung sino-sino lang magbigay sa'yo niyan eh. Kala ko kasi talaga siya yung nagbigay eh. Ay nako. Kung ako sa'yo, itatapon ko na yung mga bulaklak na yan nang makauwi na ako. Tingnan mo, mag-aalas 6 na oh. Baka matraffic ka pa. Ay, ako uuwi na. Sige ha. Hello, Shipping International. Hello? Hello, Rika? Sino to? Did you like the flowers? Kung sino ka mang demonyo ka, ha? Iyon na ang mga bulaklak mo. At kung hindi bibigay ang pangalan mo, pwede ba? Wala akong panahon sa yung mga bastos na katulad mo. Check. Bakit ang haling tapat inanliligaw ka dito pa sa opisina? Hindi ko na kasi mapigilan eh. Sasabog na yung puso ko pag hindi ko masabing mahal na mahal kita. Diyos ko naman, ano ba? May bahay naman ako. Bakit? Ba't hindi doon? Ba't dito pa? Umalis ka na. Pwede ba, Romel? Ha? Saka na lang tayo mag-usap, umalis ka na. Please lang? Pwede ba? Thank you.
para nga pala sa'yo. Romel, ano bang ginagawa mo dito? Sabi mo kasi, dito na lang kita sa bahay liligawan. At huwag na lang sa opisina, hindi ba? Ano ba naman? Eh, anong oras na? Alam mo, kesa opisina, sa bahay, sa restoran, sa kalye, hindi pwede. Naintindahan mo ba? Mahal na mahal kita, Rica. Alam mo, masasaktan ka lang sa ginagawa mo eh. Hindi ko ito ititigil. Alam ko, balang araw, mamahalin mo din ako. Ano ba naman? Umuwi ka na nga, please lang. Magpahinga ka na, baka hinahanap ka na ng nanay mo at ako magpapahinga na rin. Bahala ka kung gusto mo dito matulog, basta ako papasok na. Sa tingin ni Romel, ang lahat ay nadadaan sa tiyaga, kahit na ang pagkamit sa puso ng isang babae. Nangarap siyang sa bandang huli, sila ni Rica ay haharap sa dambana ng kasalan. Napakataas ng kanyang pag-asa, kaya't ang pagkakabigoy hindi man lang pumasok sa kanyang isip. Rica, may tatanong ako sa'yo ha. Ano yun? Pero huwag ka magagalit. Totoo ba yung chismis? Kayo na daw ni Romel? Saan mo naman nakuha yan? Si Romel, kinakalat niya dito sa buong department na kayo na daw, matagal ka na daw niyang girlfriend. At hindi lang yun. Sabi pa ng Romel na yan, matagal ka na daw pakipot sa kanya. Paayaw-ayaw kuno. Rica, saan ka pupunta? Rica, sandali! Alam mo nga, pare. Ako na yata ang pinakaswerte ng lalaki dito sa buong mundo. Biro nyo, bukod sa napakaganda ni Rica, napakabait at napakasexy pa. Oh, pare, parang kang tumama sweepstakes na, pare, ha? Alam mo nga, pare, ibibigay ko kanya sa kanya lahat. Pagkatapos noon, paliligayahin ko siya. At niminsan, hindi ko siya bibigyan ng sama ng loob. Ganon ko siya kamahal. Pare, matindi ang tama mo ah. Ayun lang ako na in-love ng ganito. Eh, ang tanong pare, mahal ka ba naman niya? Sa'yo. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Naririnig mo ba ako? Ha? Wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pangungulit mo. Alam mo, dapat siguro eh. Ibali mo na sa iba ang pagtingin mo at baka may maganda pang mangyayari sa'yo. Ano ka ba naman, Romel? Hindi mo ba na talaga ako titigilan? Gusto ko sanang... Please naman. Gusto ko sanang magpaliwanag eh. Please naman. Hindi naman ako yung nagkakalat ng balita na
girlfriend kita eh. Romel, sana naman maintindihan mo ko. Wala kasi talaga ako nararamdaman para sa'yo eh. Alam mo, masasaktan ka lang lalo sa ginagawa mo niyan eh. Bigyan mo ko ng isang chance. Rika, mahal na mahal kita. Noong una pa lang kita nakilala, ibang-iba yung nararamdaman ko sa'yo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa buong buhay ko. Wala kasi talaga! Hindi kita mahal! O tututunan din mo akong mahalin. Bigyan mo ako sa pagkakataon. Tantanan mo na ako, Romel! Simple lang naman ang sinasabi ko sa'yo ah! Ayoko sa'yo! Hindi kita mahal! Hindi mo ba ako maintindihan? Ayoko na! Pasensya na ho kayo sa pang-aabala ko sa inyo. Eh, kasi ho, meron lang ho akong problema. Ano yun? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Eh, actually ho, kayo lang ang makakatulong sa akin. Eh, nahiya ho man ako. Gusto ko sanang magpalipat kasi ng departamento. Dahil ba kay Romel? Oo. Alam mo, ayoko sanang makialam sa inyo dahil personal na 'to pinag-uusapan natin. Pero kung sinaktan ka niya, doon pwede ko siyang isuspinde. Pero huwag ka magkalala. Alamin ko muna kay Attorney Maniego kung may bakante sa legal department. At kung meron, ipalilipat kita kagad. Okay? Maraming salamat ho. Sige. Thank you ho, sir. Ang ganda-ganda ng bago kong opisina. Tsaka medyo malayo na ako sa inyo. Teka, paano naging malayo yun? Eh, di ba tatawid ka lang, tas yun na yung opisina nyo? At least, no, hindi na ako basta-basta madadalaw niyang Romel na yan. Yun nga, sabagay. Pero kamusta naman yung trabaho mo doon? Okay lang, madali lang. Rika, pwede ka bang makausap? Pwede ba? Tigilan mo na ako! Balita ako daw, lumipat ka ng ibang department. Ay, nako. Halika na, Rika. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon mo dito. Umuwi na tayo. Oh, ba't kayo aalis? Please naman, Romel. Ano ba? Naloloka na ba, ha? Kung ako sa'yo, ibabalik ko na lang sa ibang pagtingin ko. Alam mo, pigain mo man ako. Wala kang makukuha sa akin. Nakikiusap na ako sa'yo, Romel. Ayoko na makita yung pagmumukha mo dito. Pwede? Ha? Rika, bigyan mo naman ako ng chance. Sandali lang. Sandali lang. Sa simula't simula pa'y talagang wala ni anumang pagtingin si Rika kay Romel. Kaya't para maiwasan ang pangungulit, nagpasya si Rika na tumira sa dormitoryo sa compound ng kumpanya para hindi na siya maabangan ni Romel tuwing uuwi siya sa bahay. Si Romel na naman, ano? Joyce, ano bang gagawin ko? Masisiraan ata ako ng ulo nito eh. Siya ang masisiraan ng ulo. Baka nga, no? Kasi hindi niya na ako pinapansin eh. Hindi niya pinapansin yung sinasabi ko. Hindi siya nakikinig. Hindi ka niya naiintindihan. Ayaw ka niya intindihan dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Joyce, ayaw ko sa
balikan. Nagpalipat na nga ako ng opisina. Pero hanggang sa bahay, sinusundan niya pa rin ako. Hindi ko naman kasi siya mahal eh. Ako na makita ang pagmumukha niya. Anong plano mo ngayon? Ay naku, kung pwede lang siya papatay. Pinapatay ko na siya matagal na. Sabihin mo kung magugustuhan mo itong piniisip ko, ha? Ano kaya kung doon ka nalang tumira sa dorm na tinutuluyan ko dito? Ano sa palagay mo? Alam mo, Rica, akala ko talaga mamimiss kita kasi 'di ba, ang alam ko, matagal tayong hindi magkikita eh. Pero ka-roommate pa pala kita. Bakit ayaw mo ba? Naku, syempre gustong-gusto, 'di ba? Kasi at least ikaw makulay yung love life mo. Ako naman, baka mahawa sa love life mo, maging makulay din. Joyce, maraming salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin sa paglipat dito, ha. Ito naman. Okay lang 'yun. Tsaka anong, thank you, may bayad yun ah. Babayaran mo yun. Kawa. Kami sinabang ko kasi. May lalaki dun sa labas. Eh, hinahanap siya. Pinibigay niya ito, oh. Lalaki? Oo, lalaki lang dun sa labas. Hinahanap siya eh. Sabi na rin na tigil-tigilan niya na yung panliligaw dito dahil wala talaga siyang pag-asa. Okay ka lang? Rica siya nga pala si Aling Elsie. Siya ang mayordoma dito, ha? Kung ano man yung kailangan mo, sabihin mo sa kanya, ha? Okay ka lang? Hanggang dito ka naman, susundan niya pa ako. Lamina, ha? Pag may naghanap sa akin, sabihin mo babalik ako after an hour. O, sige, sige. Sige po, alis na ako, ha? O, sige. Ingat. Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Hindi mo ako kakusapin! Papasukin kita dyan! Nagbalik ka! Kusapin mo naman ako! Mag-usap tayo! Lumabas ka dyan! Rica! Ano ba? Rica! Lumabas ka dyan! Huwag mo akong pagtaguhan! Rica! Tumigil ka nga! Rica! Wala rin si Rica, no? Nasa probinsya. Umuwi siya. Ano pa? Ano pa? Hoy! Ano pa? Guard! Guard! Ano na? Tulungan mo kami, guard! Tulungan mo kami, guard! 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 Rica? Rica? Gusto lang kita makausap. Rica?
Palagi lang kitang pinupuntahan dito. Hindi mo ko kinakausap. Parang awa mo na. Kung sabi mo naman ako. Kung sabi mo naman ako. Ayoko na! Kakausapin lang kita. Kakausapin lang kita. Ano yan? Dali! Kakausapin lang kita! Kakausapin lang kita! Huwag niyo kayo! Hindi ba? Kakausapin lang naman kita eh! Huwag niyo kayo! Mika! Nagkaintindihan na tayo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako istorbo yun eh. Huwag ka nang tatawag dito. Magkanya-kanya na tayo, okay? Hindi na pwedeng ibalik yung relasyon natin eh. Tapos na yun eh. Wala nang pupuntahan yun. Jeff? May tatanong lang sa inyo. Sige, Ross. Tumusulat. Ross, sige, may bisita ako eh. Ha? Bye. Opo ka. Pag-usapan natin ito na maayos. Sagutin niyo tanong ko. May natanggap akong report galing kay Ms. Mandia tungkol doon sa insidente nangyari sa dorm. Pero sir, wala naman ako ginawang labag dito sa regulasyon ng kumpanya para i-terminate niyo ako. Walang kinalaman niyo nangyari sa amin ni Rica dito sa trabaho ko dahil personal naming dalawa yon. Na ako magagawa dahil nakarating na yan sa higher management. Yung kaso mo na yan. Kaya nakapag-decide sila na i-terminate ang servisyo mo. Hindi ako mabayag! Hindi ako mabayag! I'm sorry, marami pa akong gagawin. Pakakalis ka. Magdidemanda ako! Magdidakita na lang dahil sa skado! Tandaan nyo to! Magkikita tayo sa skado! Ididemanda ko kayo! Demanda ko kayo! Kinwestiyon ni Romel ang pagkakatanggal sa kanya sa trabaho dahil sa mga pangyayari.
Sinabi niyang ang nangyari sa kanila ni Rica ay personal na alitan at pansariling asikasuhin na karaniwang nangyayari sa ligawan at walang kinalaman sa kanilang trabaho sa kumpanya. Lalo na't ito'y nangyari pagkaraan ng oras ng trabaho. Pero hindi sumang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Sabi ng Korte, ang insidente ay nangyari sa dormitoryo sa compound ng kumpanya at kapwa sila empleyado ng kumpanya. Kaya't maaaring makialam ang tagapamahala. Ang tagapamahala ay mawawala ng kapangyarihan kung sila'y hindi maaaring manghimasok at pairalin ang disiplina sa loob ng kumpanya dahil lang sa ang alitan ng mga empleyado ay isang personal na bagay. Ang panggugulo at pagmumolestya sa kapwa empleyado sa loob ng kumpanya kahit labas sa oras ng trabaho ay may kinalaman pa rin sa trabaho dahil ito'y nakapipinsala sa katahimikan ng kumpanya. Maliban dito, ang kodigo mismo tungkol sa disiplina ng mga empleyado ay nagbabawal ng mga immoral na pag-aasal sa loob ng kumpanya kahit ito'y ginawa sa oras ng pagtatrabaho o lampas sa nasabing oras. Kaya't tama lang ang pagpapatalsik kay Romel. Tandaan po natin, walang patutunguhan ang pamimilit. Kung mahal natin ang isang bagay o isang tao, huwag natin siyang tanganan o pilit ang kinin. Pakawalan natin siya. At kung siya'y talagang atin, siya'y babalik at babalik rin. Ito pong muli, si Atty. Jose Sison na sa inyo'y nagpapaalala kapag may katwiran, ipaglaban mo. Thank you.